Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Sinasabi sa Biblia, ang buhay ng tao ay maikli at puno ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang mga bulaklak na hindi nagtatagal, nalalanta at nalalagas. Ang buhay ay katulad din ng aninong lumilipas. Kung mamatay ang tao, mabubuhay pa ba siya? Job Kapitulo 14 Versikulo 1, 2, 14. Katulad ni Job, lahat tayo ay may ganitong katanungan. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Mawawala ba tayo? Iisa lang ba ang patutunguhan ng tao o magkakaibang lugar? Mayroon ba talagang langit at impyerno o ito'y katang-isip lamang? Sinasabi sa Biblia na ang tao ay hindi lang mabubuhay ng pansamantala sa lupa kundi maaari pa silang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ayon sa kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin samasagi sa isip ng tao, ang inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 1 Korinto Kapitulo 2 Versikulo 9. Si Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao ay dumating sa mundo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuwi, binubog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang kanyang tiniis ang nagpabuti sa ating kalagayan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Isaias Kapitulo 53 Versikulo 5. Sinabi ni Pablo sa mga taong hindi naniniwalang may muling pagkabuhay, ngayon, kung ipinangaral namin sa inyo na si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang katuturan ng aming pangangaral, at wala rin silbi ang inyong pananampalataya? 1 Korinto Kapitulo 5 Versikulo 12 hanggang 14.